Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome back to Daily Walking with Jesus to Eternity. Pagpaumanhin niyo po ang maingay nating video dahil maulan po sa labas. Mayroon pong bagyo dito sa Pilipinas. Gayunpaman ay bayaan natin ang salita ng Diyos ang magabay sa atin at magbigay sa atin ng patuloy na kalakasan sa ating paglakad araw-araw na kasama siya. Patatagpuan po natin ang mensahe natin ngayon sa Awit 36. Kunin na po ninyo ang inyong Biblia. Awit 36, verse 1 to 4. Ang kasalanay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ikabuturan ng puso, doon ito'y nagwiwika. Tumanggi sa Diyos at ni takot ito'y wala. Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akala'y hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala, kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pang kasamaay ang laging iniaakap ay ang gawaing mahahalay. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita sa atin sa umagang ito. Ang ating pong tema ay ang patuloy na kasamaan ng tao. Kung tayo po ay titingin sa kapaligiran, minsan kung magbabasa tayo ng mga dyaryo o makikinig tayo ng balita, minsan tayo ay napapailing na lamang sapagkat nakikita natin ang patuloy na kasamaan ng mundo. Maraming tao na makikita natin na parabang wala nang takot sa Diyos. Wala nang takot sa paggawa ng kasalanan. Kung minsan naman ay makikita natin na parang binabaliwala na lamang ng tao ang patungkol sa kasalanan. Parang common things na lang ang nangyayari sa paligid sapagkat lahat ay gumagawa nito. Sabi nga po dito sa mga talatang ating nabasa, ang kasalanay nangungusap sa puso ng masasama at ang kaibuturan ng puso ay doon nagwiwika. Tumatanggi sa Diyos at ni takot ito'y wala na. Nga po sinabi natin, wala na pong takot. Ano po ba ang ating mapapansin na sinasabi dito sa salita ng Diyos na ginagawa o nangyayari sa mga buhay ng mga tao? Sa palagay sa sarili, siya'y isa ng dakila. Ang akala hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. At sabi pa po, mapagsinungaling, dahop ng karunungan sa paggawa ng magaling, may puno ng kasinungalingan, or ang isa pa ay hanggang sa pagtulog, nagbabalak ng masama. Nakakalungkot ang ganitong kalagayan ng sangkatauhan. Nakakalungkot ang ganitong kalagayan ng isang tao. At kung minsan, makikita natin, hindi man sila talamak na makasalanan o yung sasabihin natin. Pero makikita natin na marami pa rin sa atin ang patuloy na masasabi natin nakakagawa ng kasalanan pero ayaw aminin nakakagawa ng kasalanan. At minsan naman, marami ang sinusukat ang kanilang sarili sa kasalanan ng iba. Kaya nga sinasabi nila na mabuti pa ako. O kaya hindi man siya nagsasabing mabuti pa ako, pero sa loob ng kanyang sarili, parang nakikita niya na mas mabuti naman ako dilit sa iba, compare sa iba. Dahil hindi ko naman ginagawa ang mga bagay na ito o mga bagay na ganun o mga mahahalay na bagay, hindi ako gumagawa, hindi ako chismosa, hindi ako sinungaling. Yan ang mga wika natin. Pero tatandaan po natin, we can only measure our holiness through the holiness of God. Yung pagiging matuwid natin ay pwede lamang natin sukatin sa kabanalan ng Diyos. Dahil kapag pagtitingnan natin ang kabanalan ng Diyos, makikita natin kung gaano tayo karumi at kung gaano karami pa ang dapat nating isaayos sa ating puso. Sapagkat
tayong lahat ay palaging dahil nandito tayo sa sanlibutan ay parang geared to do sin. Pero hindi po dapat na nananatili sa kasalanan. Hindi po tayo dapat nananatili sa paggawa ng kasamaan o kasalanan or something we have to enjoy sin. O yung iba naman, hindi naman nila ini-enjoy nga ang sin o hindi man sila namumuhay sa kasalanan. Pero ang nangyayari ay masyadong nagiging proud sa sarili at ang akala ay hindi na siya nagkakasala. Ngayon ay ang anong dapat nating gawin? Kailangan ang bawat isa ay saliksikin ang sarili ayon sa kabanalan ng Diyos at sa gayoy tayo ay makahingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Sabi nga, "Search me, O God, and see if there are any wicked things in my heart." Panginoon, saliksikin mo ang aking puso. Or, we can say na pwede nating makita na nakagawa tayo ng kasalanan, pero let us not deny it. Huwag nating itaktua o itanggi na nakagawa ka ng kasalanan. Kasi, forever na tinatanggi natin or nirarationalize natin ang mga mali nating ginawa, hindi ito magtutulak sa atin ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Minsan, meron tayong mga ginagawa sa buhay na alam natin ay hindi nalulugod ang Panginoon dito. Pero minsan, ang gagawin natin, i-justify natin. Kailangan pong gawin to. Kasi ito yung makakatulong sa amin. Kahit alam natin na mali yung ginagawa natin yung bagay na yun. O kaya alam natin nagkukulang tayo sa Panginoon, pero ang dinadahilan natin ay kailangan kong magsikap, kailangan kong magtrabaho ng linggo, o kailangan kong kumita ng ganito, kasi marami kaming pangangailangan. Tapos sa pamamagitan nun, nalalayo na tayo sa Panginoon, o kaya yung ating buhay ay nagiging hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, dahil tayo ay nananlalamig o napapawalay na sa Panginoon. Huwag tayong mga tuwiran. Iyon ang isang bagay. Huwag mga tuwiran upang ang kasalanan ay matugunan at maihingi natin ng tawad. Tapos sabi niya, huwag nating mga tuwiran na okay naman so sa ibang tao, tanggap naman nila ako. Ngunit sa mata ng Diyos, di tayo makakaligtas. Pardon me for saying this. We love the people na nasa LGBTQ. Dahil alam natin na sila ay mahal ng Diyos. Pero ang isang punto ay huwag nating irrationalize ang bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos, ngunit ayaw ng Panginoon yung mga bagay na ginagawa mo na hindi kalugod-lugod sa Kanya. At hindi matanggap kung ano ang iyong katauhan na ikaw ay nilikha ng Panginoon ayon sa kanyang wangis, nilikha ka na isang lalaki o isang babae. At naniniwala ako na ang Panginoon ay mahal ka at nais ng Panginoon na huwag tayong maninlang ng takbo ng sanlibitan. Oo, meron kang mga damdamin na ganyan na parang you felt that you are a woman pero ipanalangin mo yan sa Panginoon at sa Panginoon ka ay humingi ng tulong. Hindi pwedeng umayon tayo na komo tanggap na ito sa lipunan ay pagpapatuloy na lang natin ang ganitong gawain. Marami pang halimbawa na katulad niyan. Hindi lamang iyan, kundi katulad halimbawa ng pakikiapid. Maraming tao na okay lang na may asawa dito, tapos may asawa sa ibang bansa. At alam natin na iyon ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero ang sasabihin naman natin, marami namang gumagawa ng ganito. Hindi po natin pwedeng irrationalize ang kasalanan. Kasi hanggat tinatanggi natin na kasalanan ng isang bagay, hindi po ito magtuturo sa atin na tayo ay kailangang magsisi at lumapit sa Panginoon. Ang Panginoon po ay Diyos na mapagpatawad. Ang Panginoon po ay Diyos na handa tayong tanggapin, handa tayong tulungan kung tayo ay lalapit sa Kanya. Sabi po sa unang Juan 1:9 na kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan,
Siya ay tapat at banal na ikaw ay patatawarin at nilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakarami pang talata ang nag-encourage sa atin na lumapit at humingi ng tawad sa Panginoon kung tayo nakagawa ng kasalanan. Kasi ito po ang magtutulong sa atin upang tayo ay maging maayos. Aminin at pagsisihan at kasalan ang iyong kasalanan at ikaw ay patatawarin ng Panginoon. Hindi po tayo pwedeng mamuhay sa kasalanan sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa kapahamakan. Kaya po niya ipinagkaloob ang Panginoong Jesus ay upang tayo ay maligtas sa gawa ng kasalanan. Ngayong umaga, tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Palagi po tayo magpasaliksik sa Diyos upang tayo ay tulungan niya. Tayo po ay lumapit sa Panginoon. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat sa iyong mga salita. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na ang kasalanan ay aming iwaksi sa aming buhay. Hindi po kami magpatuloy sa ganitong pamumuhay, kundi lumapit kami sa iyo, magpakumbaba, humingi ng tawad, at hilingin ang iyong tulong at kapangyarihan. Panginoon, pangunahan mo po ang bawat isa. Tulungan mo po ang mga nakarinig ng mga salitang ito na kami ay magpatuloy sa pagsunod sa iyo, talikuran ng kasalanan at mamuhay ng may pagsunod sa iyong kalooban. Ito po ang aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Muli po ay samahan niyo ako bukas sa ating Daily Walking with Jesus to Eternity. God bless you po.